Hello mga boss, magandang araw at welcome sa isa na namang episode natin sa ating channel. Sa gabing ito mga boss, kasi gabi na, maglalagay ako ng sulignum sa aking dito. Itong mga kahoy na ito sa aking sahig sa taas. Itong mga dito mga boss, wala na. Dami nang nahuhulog na yung maliliit na parang tae ng ano bang tawag dyan sa Tagalog, bukbuk. Bukbuk ba yan o ano yan? Yung mga dito. Pakita ko sa inyo dito. Ayan o. Mga maliliit na ano. Dito. Ayan. Mungo lang kung makita. Hindi kasi maganda ang lighting ngayon kasi gabi na. So, yun ang solusyon dyan mga boss. Yung sulignum. So, yan ang aking sulignum mga boss. Colorless AZ. Merong mga ganito na may color. Yung brown at saka light brown ba yun. Mas mahal to kaysa sa doon sa ano, may color. Kasi ito siya. Yung kulay ng kahoy na lalagyan mo nito ay hindi mawawala ang kulay niya, hindi masisira. Hindi kagaya nung may kulay na sulignum na ganito, yung kahoy na applyan mo magkakaroon ng kulay. So pag nag-varnish ka, mag-iba na yung kulay ng ano mo, kahoy. So kung ang plano nyo ay yung pang-furniture, lalagyan nyo na yung sulignum, ang gamitin nyo na sulignum ay yung colorless kagaya nito. So ang gagamitin ko ay spray mga boss. Ito, i-spray ko lang siya. Kasi in mo, tingnan nyo yan, pag nag-brush ka dyan, tutulo lang yan kasi parang tubig to eh. Pag nilagay ko ito sa brush, tutulo to mga boss. So mag-i-spray lang ako. Tapos sabi ng tatay ko, yung mga bakal na ganyan, dapat iwasan mo na matamaan yan kasi daw malakas daw makakalawang ang sulignum. Kahit may pintura daw, sabi ng tatay ko, dapat iwasan mo na matamaan yung mga bakal. So ito, medyo bawas na to mga boss kasi ginamit ko na to nung nakaraan doon sa pintuan ko sa taas. Kung interested kayo paano ko nilagay yung sulignum doon, tapos nung nag-varnish ako, tingnan nyo na lang sa description sa baba, ililink ko lang sa baba. Sana maalala ko. Itong sulignum mga boss, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ito, panglaban sa anay. Hindi ko alam kung anong tawag nung isa, bukbuk ba, bukbuk pa rin ba sa inyo? Sa amin kasi, ano, bukbuk, yan ang colorless mga boss. Tara, tirahin na natin mga boss. Ayan o, ewan ko kung makita nyo yan, ayan o, yan yung mga tae nila. Yan, tinamaan na yung bakal dun. Mahirap na, hindi siya matamaan. Brush naman, tutulo naman siya dito sa baba. Sinadya ko talaga mga boss na gabi ako maglagay nito. Kasi yung anak ko, nandito sa umaga. So, umputi nang yung isang buong gabi itong mapahinga. Wala sila dito, so matulog kami ng buong gabi. Medyo magtuyo na to sa umaga. So baka hindi na ito masyadong mabaho. Mabaho kasi ito mga boss. Dapat ito, nag-apply ganito sa bahay mo, ay hindi mo pa ginagawa. Bago mo ilagay itong kahoy, ilagay dito, dapat na-applyan mo na ng sulignum. Ang nilalagyan ko lang mga boss, yung mga part na talagang kinakain. Itong mga part na ito dito, ang talagang pinapapak na ng bukbuk. Ayusin ko lang itong mga laruan ng aking anak dito. Yan o. Kung nakikita niya yan, parang nagpa-fog siya. Itong magdana na to. Nag-spray ko og sulignum dere. Sulignum gani. Ayaw mo na ogre, drara mo. Dito naman tayo mga boss. Ayan o, kita nyo yan mga yan. Ayan ang mga tae ng bukbok. Ayan o, kita nyo, kinain na talaga nila o. Ayan o, dami nila dito. Dito, wala pa masyado dito.
playanan natin, baka tumakbo yan sila dito. Ayan mga boss ang ating ginawa. Ayan o. Diyan, hanggang doon sa dulo, papunta doon. Paikot hanggang dito. Itong dito hindi ko natin nira kasi wala namang nahuhulog dito. So okay na yan dyan. So mga boss, hanggang dyan ang ating video. Kung nagustuhan nyo, sana i-like nyo at i-share nyo din po sana mga boss. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo sa ating channel mga boss, para sa marami pang DIY at mga adventure, fishing adventure, kung ano-anong mga gagawin natin. So tune in kayo lagi mga boss, at salamat sa sumusuporta sa akin palagi. Paalam mo na mga boss. Peace. Ingat sa COVID mga boss. Grabe talaga. Dumadami lalo ang nahahawa. Tumitindi ang virus. Ingat mga boss. Paalam.